Palakpakan po natin sa buhay po ni Brother Marlon and Sister Joanne Oliveros. Sound. Sound check. Hello, 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 hello. Repeat niyo ulit. Hello? Meron na po? Meron na, meron na. Okay na meron po. Ayun. Sorry. Sorry po. Si Brother Marlon po kasi nagwa-volume ng mic. Pasensya na po. Ayun po. Praise God po. Nawala po ba sila? Oh, wala po. Wala po. Ayun, akala ko ako yung nawala. Wait po ah. Mahina yung internet nila. Oo nga po, mahina. Naghang. Sige po, hintayin lang po natin. Yan, praise God. Marami po yung nag-declare na walang pasok ngayon, di ba? Pero maganda po yung panahon. Wala yatang pasok yung mga bata po ano sa school. Yes, po. Wala po. Pero thank you Lord po na hindi po nag-tuloy-tuloy. Kahapon kasi pinangahawakan ko yung ano natin, devotion sa Matthew chapter 8, di po ba, nung merong bagyo, nasa bangka po si Jesus, nung yes, pinatigil po niya, di ba? Kaya, ayan, nandito na po uli. Wala pong sound. Sound check, hello. Ayan, okay. Okay. Sorry po. Okay lang po. Ito yung aming internet. So, opo, nakadata po kami. Nakadata na po. Yeah. Praise God po. Tuloy na tuloy pa rin po ang pagsamba kahit nawawala ng internet. Amen? Amen. Kasi, ano po, yung Pulillo Islands po, bali, kapitbahay po niya yung Alabat, Quezon, na probinsya po namin. Supposedly po tatawid ng dagat, kaya hindi po kami natuloy. Pero tuloy po natin pagtanda. Praise God po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po, na mag-share lang po ako. Ang sabi po ng Psalms 118 verse 24, kabisado po natin tong verse na to eh. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Patingin nga po ng mga pusong nagre-rejoice today because this is the day that the Lord has made. Amen. Let us all rejoice in the Lord this morning. Hallelujah. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Thank you.
awit natin yung this day that the Lord has made. Sobra po akong grateful sa Panginoon dahil nasilayan po muli ng aking mata ang bagong umaga. Sino po sa inyo yung grateful sa Panginoon? Dahil binigyan niya po tayo ng buhay. Tama po yung sinabi ni Apostle Paul sa Acts chapter 17 verse 28. Ang sabi po niya, in Him we live and move and have our being. Nabubuhay po tayo. Inalaw po tayong mabuhay ng Panginoon muli ngayon para po sa Kanya. Sabihin nga po, ako po ay para sa inyo. Nabubuhay po ako, Panginoon, ngayong araw na ito para po sa inyo. Hallelujah. Let's just close our eyes and let's just bow our heads before Him. Oh, Lord. We thank You, Lord, for the life that You gave. Truly, we will never lose hope because yes, in You we live and move and have our being, Panginoon. Hayaan Niyo po na magpanibagong sigla po kami ngayong umagang ito, knowing, Lord, it is You who chose us to live again for Your pleasure. Hallelujah. Sing this song. Ng langit at ng lupa, na kayo po ang may likha ng araw na ito.
Panginoon, kayo po ang aming tanging pag-asa, tanging sandigan. Lord God, sa gitna man po ng mga calamities, Panginoon, hindi po kami mahadlangan na magpuri. Sumamba, manampalataya sa inyo dahil you are our everlasting hope. You are our immovable hope. Panginoon, salamat po for giving us another day. Thank you, Lord, for this life that you gave us. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon na makarinig pumuli kami ng inyong mga salita, na mapalakas pumuli kami, Panginoon, ng iyong mga salita na nagbibigay buhay ng kalakasan po sa amin. Lord, we dedicate this DM pad today, Lord, for you, to you, Panginoon. Dalangin po namin ang inyo pong pagsama ay aming maranasan. Allow us, Lord, to hear your message, O God, na bukas ang aming mga puso at ang aming kaisipan, ang aming mga tainga, Panginoon. Lord, we dedicate, Lord, our lives to you. Even the word that we're going to receive, allow us to receive it in love, Panginoon, in joy, Panginoon. And Lord, hindi po ito mawala sa amin hanggang sa muli po ninyong pagbabalik. We love you, Lord, and we allow you, Lord, to move in us, O God, sa buong DM pad po namin today, Lord. We give you all the glory. We give you all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning, brother. Sige po. Hindi man po kami natuloy sa aming pampag-uwi sa Quezon, eh talaga pong maganda po yung plano ng Lord, kasi po yung pong actually ipinanalangin naman po natin ito, na yung si Carding eh wag masyadong makapaminsala po sa ating bansa. Sa mga pagkakataon na ganito, sikat na sikat po talaga yung pag-asa, kasi syempre sila yung nagbibigay ng weather forecast sa atin. And we've been, siguro dalawang, syempre, umaasa tayong pare-pareho po na yung lahat tayo na nanalangin at umasa na wala po magiging major destruction po itong, sabi nga po nila, super bagyo. And talaga pong pinapatunayan lagi ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Alam ko pong lahat tayo nanalangin, and God gave us a beautiful weather. Pero po patuloy po tayo manalangin na wala pong, of course, nandiyan pa rin po yung bagyo. Patuloy po tayo umasa sa ating Panginoon na iingatan po niya ang ating minamahal na bansa. Ang topic po natin ay tungkol po sa pag-asa, pero hindi po tungkol po doon sa weather forecast na pag-asa. Ang topic po natin ngayon ay tawag po ay my immovable hope. Yan. My response to God's faithfulness. It's a given fact po na ang Diyos po natin ay tapat. Gusto ko po lagi yung nasa ano po natin eh, DM pad link. Lagi po siya sabi ni Ate Irene doon, every gising is a blessing. Kasi po, ang ating Diyos ay tapat lagi na magbigay po sa atin lagi ng magagandang umaga. Ang sabi po nga ng Lamentations, sa his mercies are new every morning. Pero po sa kabila po ng katapatan ng Diyos, may ina-expect din po sa atin ay believe ang Panginoon. Kung paano pong siya ay tapat, ang ine-expect po niya sa atin ay patuloy po tayong umasa na ang Diyos ay magiging tapat, hindi lamang po ngayong araw na ito, sa araw ng bukas, sa isang linggo, pero forevermore, our God is a faithful God. Kaya po yung immovable hope natin, yan po yung response natin sa katapatan ng Diyos. Let's read Hebrews chapter 10 verse 23. Ang sabi po dyan, let us hold unswervingly to the hope we profess. For he who promises, ano po? Faithful. Yan po yung sinasabi ko po kanina. Umasa po tayo, sabi ni Pablo, sa writer po ng Hebrews, unswervingly, hindi palikuliko. Kasi po, yung nagpahayag, ang nangako ay ang Diyos. For he, referring to God, who promised is faithful. Sa ibang salin po sa Hebrews 10:23, basahin ko lang din po, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep His
promises or promise. Sa 1 Corinthians 15:58, ang sabi po dyan, therefore my dear brothers and sisters, stand firm. Sabi po natin sa rin natin, stand firm. Let nothing move you. Kahapon po nakapanood kami ni Sister Joanne ng ano po ng interview ng mga taga Real Quezon. Kasi po sabi nga po nila nung ini-interview sila ng mga reporter, kasi po paparating yung bagyo eh. Kako eh paano po ba kayo naghahanda sa ano ginagawa pa nila, itinatali na nila yung mga bangka nila. Sabi nila, nasanay na kami na ganito, syempre pag may paparating na bagyo. Lagi kaming dinadaanan ng bagyo, kaya sila parang, siyempre, yun po yung picture eh. Sabi po dyan, let nothing move you, kahit may bagyo, kahit may unos. Pero sabi po dyan, always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa buong, sa mga talata po na binasa natin, lagi po ang resolve ay tapat ang Diyos. Yun pong salita, yung pangako ng Diyos ay tapat. Kaya po, ang ini-encourage po tayo na panghawakan natin, maging matatag tayo sa paniniwala or sa pag-asa po na ang Diyos ay kakatagpuin or talaga pong totoo po siya sa kanyang pangako. Although po, honestly po, sa buhay natin, yung pagiging matibay sa pagsubok po, talaga pong sa biyaya at habag lang po ng Lord. Sabi nga po, kapag ka pinag-usapan na yung signal number 5 at dadaan yung bagyo, minsan po, habang hindi pa siya dumadaan talaga fully, hindi mo pa nararanasan yung bagyo, hindi mo pa matatansya yung extent eh. All we need to talaga, to do na lang po is to pray, to be strong na kahit po may dumada ang bagyo, iingatan po tayo ng Lord. And sometimes po, dun sa pag-aantay, lalo na po ang topic natin is about hoping. Kasi po, laging dalawa po yan eh, yung connotation po natin sa pag-asa. May connotation ng hope na I hope it will come. Pero ano tayo eh, yung attitude natin, kaya dumating, kaya hindi, I hope so. Minsan parang we're expecting the worst. Pero yung isang kind of hope na sinasabi sa Bible, mamaya pa pag-uusapan natin, is a kind of hope na tiyak. Pag sabing tiyak, talagang darating, nakaschedule. Kumbaga sa aeroplano, walang delay. Pag-usapan po muna natin, may tatlong word po tayo na pag-aaralan ngayon pong umaga. Number one is yung immovable. Pangalawa is yung faith, pangatlo yung hope. Punta muna na tayo po sa immovable. Ang sabi, pag immovable daw, unswervingly, steadfast, unshakable, unfaltering, unhesitating. Yan. Daanan ko lang po na mabilis yung faith. And then babalik po tayo dyan sa immovable. Ano naman po yung faith? Pag sinabing faith, complete trust or confidence in something or someone or something rather. So, complete trust. Buo ang pananampalataya mo. Confident ka. At yung hope, ano naman yung hope? Pag sinabi pong hope, a feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. Feeling of expectation na talagang, pag sabing certain, parating. Kaya ka na nandun sa terminal kasi alam mong darating yung taong inaantay mo. Balik po tayo dun sa immovable. Makikita niyo po dyan yung taong tumatawid sa tightrope. Sa tightrope pala. Yan. What if po, nandun po tayo sa isang scenario na ang only way lang po para makauwi tayo ng Maynila is tatawid tayo dyan sa tightrope na yan. Okay. So, ang ano po natin dyan? Dyan natin magagamit po yung ito pong tatlong to. Yung immovable, yung faith, yung hope. Immovable in a sense na kailangan pagka tumawid ka dyan sa tightrope na yan, of course, kailangan ano ka? Kailangan steady ka. And pangalawa, alam mo na yung balance mo, kailangan immovable ka. Hindi ka nagsuswerve. But then again, meron pa pong isang, I can relate. Immovable din dapat yung pananampalataya mo. Bakit po? Kasi yan na lang yung daan mo pa Maynila eh, pauwi, para makauwi ka. Pero kailangan, manampalataya ka na yung tatawiran mo
na kable ay hindi babagsak. Okay? So, may immovable faith ka. Okay, sige, tatawid ako. Immovable ako. Kahit anong mangyari, hindi babagsak tong ano, itong kable na to. That's faith. Ano naman po yung hope? Kasi pag sinabing hope, feeling of expectation, certain thing to happen. Pag sinabi pong hope, ibig sabihin, kung sakali mang kinabukasan or sa isang linggo, tatawid ka uli dun sa tightrope na yon, nandun uli yung faith mo, nandun pa rin yung pagiging immovable mo na kahit anong mangyari, kahit anong daan ko dito sa tightrope na to, hindi ako babagsak. Yung faith is yung pang-araw-araw mong response. Sige, naniniwala ako ngayon, hindi ito babagsak. E sa isang linggo, pag tumawid ka uli ba dito sa tightrope na ito, babagsak pa uli? Hindi, nananampalataya ako na hindi ito babagsak. So parang ganun po yung buhay. Dahil binigyan po tayo ng Panginoon ng pangako. Kagaya po ng Jeremiah 29:11, di po ba? Of course, kabisado naman po natin, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope in the future. Ang sabi po dun sa first word, I know the plans. I referring to God. So yung guaranteed hope ng pangako ng Panginoon is not based on us. Hindi po siya nakabase sa pinangakuan. Nakabase siya, I know. It is planned by God. Ang plano ng Panginoon po ay pagpalain tayo to have a prosperous life. Pero po yung prosperity po kasi hindi po nakabatay sa material na bagay. Marami po mga tao na mga nasa probinsya, simple lang po yung pamumuhay. Pero pag kinausap po sila, siyang-siya sila sa buhay nila. They have a prosperous life. Bakit po? Nasa puso po nila ang Panginoong Jesus. Yung contentment ay natatamasa po nila. Promised future na alam nila na kung sakali man po, matapos na po ang buhay dito sa mundo, haharapin po nila ang Panginoon for eternity. Yun po yung pag-asa eh. And tandaan po natin lagi, the whole point of Christian hope is that we live and act in faith. Kapag nangako po ang Diyos, ang point ng pagiging Kristiyano natin is patuloy po tayong umasa ng may pananampalataya. Kumilos po tayo ng may pananampalataya. Si Abraham, 3 beses pong pinangakuan ng Panginoon. Kung makikita nyo po yun sa, pag binasa nyo po yung from Genesis chapter 12, 13, 14, 15, makikita nyo po doon yung journey ng pag-aantay ni Abraham. So, what therefore is an immovable faith? I-define po natin. Pag sinabi pong immovable faith, it is a steadfast, confident expectation of all the promises of God. Yan, pakita natin Ate John. What is immovable hope? It is a steadfast, confident expectation of all the promises of God for us. Number two, an unshakable focus to the hope and future God prepared for all of us. Ang response po natin, kasi yun nga po yung topic natin, this is our response to God's faithfulness every day. Yung maging steadfast po tayo, maging confident po tayo na darating ang pangako ng Panginoon. Pangalawa, yun pong hindi matitinag kahit maraming pagsubok sa paligid, kahit maraming impossibilities, hindi matitinag na ang magandang plano ng Diyos po sa atin ay mangyayari. Meron pong 3 bahagi po, ito pong ingredients po ng immovable faith. Heart, mind, and eyes. Pero mag-start po tayo sa heart. Yan. Number one, ingredients of immovable hope. A heart of faith. Sabi pa natin, a heart of faith. Ang sabi po sa Hebrews 11:1, ayan, sige po, basahin ko lang po mabilis yung Hebrews 11:1. Faith shows the reality of things hoped for and the evidence of things we cannot see. Define niyo what is faith. Sabi po sa Romans 4 verse 18 to 20, against all hope. Ito po, sa umpisa pa lang po ng verse. Sa physical na sitwasyon, sinabi na ni Pablo, against all hope. Sa kabila ng lahat ng pag-asa, si Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him. Sabi po ng Diyos,
so shall your offspring be, without weakening in his faith. He faced the fact that his body was good as dead. Grabe po, no? Since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Doon po natapos yung verse, to give glory to God. Alam niyo po, nung minemeditate ko po itong verse na ito, napakalaki po ng reason bakit po isinulat ng Bible, nasulat sa Bible, yung buhay ni Abraham tsaka ni Sarah bilang isang mag-asawa. Ngayon po kasi, pagka sinabi po na, ay, ilan taon na kayong mag-asawa? 20 years. Ilan taon na yung babae? 40 years old. Parang yung kaisipan na kagad, ay, ano, mahihirapan na magbuntis. Well, technically speaking, ganun. Pero I believe po nasulat yung buhay ni Abraham tsaka ni Sarah para ipakita sa atin na kung noon nga, 100 years old, baga parang nag-birthday siya, 100 years old, never pa po silang nakaranas magkaroon ng anak. 100 years old. Pero po, ang sabi po dyan, against all hope, si Abraham, hindi bumaba yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, without weakening in his faith. Medyo nakakahamon po ito. Ako po, binubulay ko po yung pong promise ng Lord. Mamaya po, isasabihin ko po yung Psalm 128. Yung po kasi yung binigay na promise po sa akin ng Lord na magkakabibi po kami ni Sister Joanne. Inspirasyon po sa atin si Abraham. Bakit po? Kahit walang kapag-apag-asa magkaroon ng anak, nanampalataya po siya. So, Abraham started to walk by faith. Yun po siguro yung magandang takeaway po dito. Pero yung paglakad sa pananampalataya, araw-araw, talaga pong laging challenge. And it is our everyday faith encounters that brings us more closer to the reality of what we are hoping for in our lives. Tandaan po natin, ang Diyos na nangako, kailanman po ay hindi po siya magsisinungaling. Ang Diyos ay makapangyarihan at siya po ay tapat. So nawa po, patuloy po tayong umasa with the heart of faith. Punuin po natin ang ating puso ng mga faith-filled promises ng ating Panginoon. Kagaya po nitong number 2. So sa number 2, a mind that meditates God's promises. So, para po ma-develop yung heart of faith, lagi po nating i-meditate yung mga pangako ng Panginoon. Basahin ko lang po yung 2 Peter 1:4. Hindi ko na po yata nilagay. Nandiyan ba, Sister Joanne? Through this, He has given us His very great and precious promises. Dito po sa isang scenario sa Exodus chapter 32, verse 6, 13 to 16, ito po ay isang scenario na actually, galit po ang Panginoon sa bansang Israel dahil po gumawa po sila ng idol, isang bagay na detestable po sa ating Panginoon. Pero yun pong power ng promise ng Panginoon. Kumbaga, dala-dala po ni Moses yun eh. Kaya po nung pupuksain na ng Panginoon ang bansang Israel, nakalagay po dyan, sabi ni Moses sa ating Panginoon, "Remember your servants Abraham." Si Abraham, kakaano lang po natin kanina. "Servants Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore by your own self, I will make your descendants as numerous as the stars in the skies, and I will give your descendants all this land I promise in them, and it will be their inheritance forever." Biruin po ninyo, nung pong dumating si Moses, siguro po, ano na siya, medyo matanda na rin po siya nito eh. Ang layo-layo na eh. Pero, tangan-tangan pa rin niya yung pangako ng Diyos mula nung time pa ni Abraham. Ipinaalala niya yun sa Panginoon. Kasi sabi nga, o nga eh, paano mafulfill yung prophecy na magiging as numerous as stars kung pupuksain naman ng Diyos? This is a kind of intercessory prayer ni Moses na sa kanya pong paglapit sa Panginoon, ipinaalala ng Diyos yung pangako niya noong pong time pa po ni Abraham. Ngayon, I believe po may mga
promises din po ang Lord sa atin na ibinigay. Meron po mga visions na ibinibigay ang Panginoon, na meron pong word ang Lord. So as we continuously pray po sa ating mga long-standing prayer, panghawakan po natin lagi yung pangako ng Panginoon. Kaya po ang response dyan sa verse 14, "Then the Lord relented and did not bring on His people the disasters He had threatened." Grabe po ang Panginoon. Moses turned down and went to the mountain with two tablets of covenant law in his hands. They were inscribed both sides from front and back. The tablets were the work of God. The writing was the writing of God engraved on the tablets. Bakit po kailangang i-engrave pa sa tablet? Covenant po kasi yung nakalagay dun. Lahat ng pangako ng Panginoon, physically, gusto niyang ipakita talaga, literal yung pangako. Pero literal din na kapag pumirma ka sa kasunduan, it means dapat mag-adhere ka din dun sa kasunduan. Yes, ang balance point po ng pangako ng Panginoon, may pangako po siya. Mabuti at maganda ang plano ng Diyos. Pero kung tayo naman po ay magiging masuwayin sa kagustuhan ng Panginoon, eh yung covenant po ay mababaliwala. Kasi po, pagka sinabing covenant, kasunduan po yan. Na tayo po ay magiging tapat, magiging obedient sa Lord pag binasa niyo po yung Exodus. But then again, ito po ay nagpapakita na talaga pong ang pangako ng Diyos ay talagang maaasahan. Can you say amen to that po? Ang pangako ng Diyos ay lagi maaasahan. That's why we meditate on God's promise. Number three, kanina a heart of faith. Pangalawa, a mind that meditates God's promise. Pangatlo, an eye fixed on Jesus. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes," yan, "fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God." Ito po ang inspirasyon ng writer ng Hebrews. Although marami po talaga nagsasabi na ang nagsulat po talaga ng Hebrews ay si Apostle Paul because of the style of writing. Kasi po, inisa-isa niya po dyan eh. Let's fix our eyes on Jesus. Tingnan natin si Jesus na laging umuukit or nagpa-perfect ng ating pananampalataya. Nung sabi dyan, he endured the cross, scorning its shame. Tiniis niya, napagtagumpayan niya yung kalagim-lagim na klase ng kamatayan po sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang po yun, yung maging shameful ka sa harap na napakaraming tao. Laging sinasabi nila, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka nga dyan sa cross. Tapos, sinasampal siya, binabatukan ang Diyos na co-creator ng Panginoon, may lalang ng langit at lupa. Hinayaan niya na siya ay sampal-sampalin. Pero po, ano pong nakalagay dyan? Because he endured the cross, naging obedient po siya sa proseso ng Diyos, Diyos Ama. Ang sabi po dyan, and sat down at the right hand of the throne of God. Pag sinabing fixing our eyes on Jesus, kagaya po ni Apostle Paul, naalala ko lang po, si Apostle Paul, na nagpasimula po ng dose-dose ng church po sa nung pong time niya. He authored 13 books in the Bible. He was labored, the most labored apostle. Pero ito po yung mga dinanas ni Apostle Paul. He was in prison more frequently. Lagi siya nakukulong. He was flogged 40 lashes by the Jews for 5 times. So 40 times 5. Do the math. Grabe po, napakasakit po niyan. He was beaten by rod 3 times. He was once stoned. Pinagbabato daw po. He was shipwrecked 3 times. He spent few days in the open sea without
water or food. He was abandoned by all his friends while imprisoned. Siya po yung apostle na masasabi niyo pong maraming katwiran para mag-give up na. Yet Paul fixed his eyes on Jesus. Paul had immovable faith and naging tapat po siya sa ating Panginoon. Bakit po? Nakatingin siya sa ating Panginoon. Noon pong pinag-aaralan ko po yung buhay ni Paul nung isang araw. Wala po siyang, napakatalino po ni Paul. Isa po siya sa pinaka-knowledgeable, scholarly. Sabi nga po, lumaki siya sa teachings ni Gamaliel. Pero noon pong siya ay na-convert, na-meet niya po ang ating Panginoong Jesus sa Damascus Road. Wala pong ibang pinreach si Paul, kundi ang ating Panginoong Jesus. The gospel of salvation, that Christ was crucified for our sins, but He rose from the dead. Kaya po, yun na lang talaga lagi ang laman ng bibig ni Paul. Basahin po natin yung Acts chapter 23, verse 6. Sabi po dyan, then Paul, knowing that some of them were Sadducees and other Pharisees, called out in the Sanhedrin, my brothers, I am a Pharisee, descended from Pharisees. I stand on trial because of the hope of the resurrection from the dead. Hindi na natatakot po si Pablo eh, kasi nakita niya, na-witness niya mismo, hindi man niya naabutan po ang ating Panginoong Jesus, pero nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus, buhay, at hindi lamang po buhay physically, pero buhay na buhay sa kanyang puso, spiritually. Sabi po sa Romans chapter 5, verse 3 to 5, not only so, but we also glory in our sufferings. Minsan po, takot po tayo sa sufferings eh. Pero sabi po dyan, we know that sufferings produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has poured into our hearts through the Holy Spirit who He has given to us. Ito po ay ang paalala ni Pablo sa atin. Now, punta po tayo sa enemies of hope. Daanan ko lang po na mabilis. Number one is unbelief. So dito po sa, alam po natin, ilang beses na po natin narinig yung storya na may mga tiktik, may mga spies na nag-spread ng unbelief. But the men who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. Pero ang sabi ni Caleb, we should go up and take possession of the land. Kapag naunahan na po tayo ng takot, ng unbelief, yun pong pag-asa unti-unting mawawala. Kaya let's maging aware po tayo kasi ang kaaway po, nag-i-instill po yan ng unbelief. Number two is doubt. Sa Genesis chapter 3 verse 1, yung serpent po, siya po yung symbolism ng kaaway ni Satanas. Sabi po dyan, no, did God really say you must not eat any tree of the garden? Yan po ang laging trabaho ni Satanas. Ang laging magtanong, questionin yung pangako ng Diyos. Ngayon, pagka may ganung thought na totoo ba na pinangako sa iyo ng Diyos yan, totoo ba na mangyayari yan, maging aware po tayo. Huwag po tayo magiging doubtful sa pangako ng Panginoon. Pangatlo is critical spirit. Kalaban din po yan ng hope. Ang nangyari naman po dito, may mga nag-aklas po sa leadership ni Moses. Ito pong mga sons of Korah. You have gone too far. The whole community is holy, everyone of them, and the Lord is with them. Why then do you set yourselves above the Lord's assembly? Kapag ka nakapasok po yung critical spirit sa ating puso at isipan, yung thought lang na may kagalit ka eh, parang walang kakwenta-kwenta buhay. Kaya let's be aware po of this spirit. Number four is negativity. So, sa disyerto po, yan din po, madalas po sila magreklamo kay Moses, kay Aaron, walang tubig, walang pagkain. Pero nangako po ang Panginoon eh, ang pangako niya, hindi ko kayo pababayaan,
Nagpapadala pa nga po ng cloud by day and pillar of fire by night, pero hindi po 'yung nakikita ng mga Israelita. Kaya po maging aware po tayo sa negativity. Eh kahit naman po tayo sa mga tao, ayaw nating dumikit sa mga taong nega. Kasi nakakawalan po 'yung pananampalataya. And number 5, lack of faith. So Mark chapter 6 verse 5 to 6, palibasa po si Jesus ay nandun po sa kanyang hometown. Pero po, na-amaze po siya because of their lack of faith. He could not do any miracles except to lay his hands on few sick people and heal them. Kalaban po, of course, ng hope is yung hindi na po tayo manampalataya sa ating Diyos. Now, ways to develop an immovable hope. Ano po yung response natin para ma-develop po yung ating immovable hope? Number one is, remember God's goodness in the past. Ang sabi po sa Psalm 23 verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life. And I will bless in the house of the Lord forever. Kanina po, inaalala ko po yung time na first year ng marriage po namin ni Sister Joanne, marami po kami mga pinupuntahang mga, we say missionary works din po, and nung pong time na yon, talaga pong commute po kami, jeep, tricycle. Pero winisper po sa amin ng Lord na bibigyan niya po kami ng sasakyan. So, we hold on to that promise. Siguro after 2 years, 3 years, may pinahiram po na sasakyan po na sa amin si Daddy, yung pong pickup truck. After that pickup, yun pong isang car ni Daddy po ay naipamana po sa amin. And up until now po, talagang na-overwhelm po kami kasi hindi po kami pinabayaan ng Lord. And I believe kayo rin po, kapag minedetate lang po natin yung kabutihan ng Panginoon, mapupuno po tayo ng pag-asa sa gagawin pa po ng Lord in the future. Number 2, claim and declare the power of God's Word in your life. Lagi po nating i-declare, lagi po nating i-confess that Lord, no weapon formed against us shall prosper. Makapangyarihan po kasi ang promises ng Lord. Sabi nga pa ng Hebrews 4:12, for the word of the Lord is alive and active, sharper than any double-edged sword. Kaya kapag pinakawalan po natin, binanggit natin, by the stripes of Jesus I am healed, may kapangyarihan po ang pangako ng Panginoon. Pangatlo, pursue to walk by faith and obedience to God. Ito po yung lagi ko po sinasabi. May pangako ang Panginoon, may magandang future ang Panginoon. Pero kailangan po nun kaakibat, sumusunod po tayo sa ating Panginoon and walk by faith in Him. Sabi po sa 2 Corinthians 5:7, for we live by faith and not by sight. Number 4, always give thanks to God for the future blessings. Hindi lamang po yung blessings natin ngayon, future. Lagi namin sinasabi ni Sister John, kada kumakain po Panginoon, kada kumakain kami, thank you Lord for our future babies. Lagi yan, kada kumakain kami, thank you Lord for our future babies. Kasi nananampalataya po kami, pagkakalooban po kami ng Panginoon, ng aming promised babies. And number 5, meditate on God's faithfulness each and every day. Yun lang po makakita tayo lagi ng magandang umaga. Eh talaga naman pong masasabi natin yung pong Lamentations 3:23, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness. So nawa po, yung pong ating immovable hope ay na-develop ngayong umaga. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon, and let's continue to declare the faithfulness of our God. Let's continue to meditate that He is faithful. Let's sing His faithfulness unto us. And great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Thank you.
Maraming po salamat, aming makapangyarihan Diyos Ama. Ama na kung saan, lagi po nagmamahal sa amin. Lagi po kaming inaalala, lagi po kaming iniingatan. Sa kabila po, O Diyos, ng napakarami na po naming naranasan sa buhay na ito, masasabi po namin, O Diyos, na dakila, napakadakila po ng inyong katapatan sa amin. Kaya, O Diyos, ito naman po ang aming dalangin na ang puso po namin ay magkaroon po ng klase ng pananampalataya, magkaroon po ng klase ng pag-asa na hindi po kailanman mayayanig ng anumang pagsubok, hindi po masisilo ng kasinungalingan ng kaaway, hindi po magdududa sa lahat ng makapangyarihan niyo pong pangako. At dalangin po namin, O Diyos, ano man po ang sitwasyon po namin ngayon, saan man po kaming dako ng buhay, O Diyos, na nahihirapan, matagpuan po namin ang inyong pangako, Panginoon. Matagpuan po namin ang inyo po mga pangako na totoo, buhay sa aming buhay. Sama-sama po namin idinadalangin, Panginoon, si Gianna Paul Tamayo, O Diyos, na meron pong ubo due to COVID symptoms, Panginoon. Nangako ka, Panginoon, O Diyos, that you are the great healer. You are Jehovah Rapha, Panginoon. You are our healer, O God. Ikaw mismo ang aming manggagamot. Dinadalangin po namin, idantay niyo po ang inyo po makapangyarihan, mapagpagaling na kamay sa buhay ni Jana in Jesus' name. As we bind lahat po ng sakit karamdaman, O Diyos, as we let loose, Lord, your precious healing upon Sister Jana in Jesus' name. Even po, Panginoon, yung pamangkin po nila Sister Jenny, sila Lane Gutierrez, Dennis Agustin, Lilac Agustin, and Lance Asher de la Cruz. Lord, thank you for their healing. Yes, O God. We believe, Lord, 1 Peter 2:24, yan po ang pangako, Panginoon, that you are the God who heals us, Panginoon. Salamat, Lord, because you have carried, Lord, all our sickness, O God, bore our disease in the cross of Calvary. At dahil po kayo po ay buhay, interceding for us, we know and we believe, Lord, that healing is taking place even yes. right now in Jesus' name. Claiming, Lord, that by your stripes they're already healed. At sino pa man po sa amin, O Diyos, ang dumaranas ng sakit karamdaman, Lord, continue to protect us, Panginoon, from any kind of sickness and even, Lord, to any kind of calamities, Panginoon. Yes, for we declare, Lord, your promise in Psalm 91, Lord, that as we dwell in the secret place of the Most High, Lord, we will continue to abide, Lord, under the shadow, the protective shadow of the Almighty yes. God. And we will say, O Lord, you are our refuge, O God. You are our protector, Panginoon. We can say, Lord, that the Lord is the stronghold of our life, Lord. We shall not be afraid. Yes. Salamat po, Panginoon, dahil minsan pa sinagot niyo po ang aming panalangin. Even po sa bagyong nagdaan, sa bagyong karding, we know and we believe, Lord, that you will continue to protect our nation, Panginoon, in Jesus' name. Even, Lord, I declare, we declare your precious protection upon the whole families ng DMPAD in yes, Jesus' name. Let your protection, O God, your provision, your presence, Lord, be upon each and every one of yes. us. And especially, Lord, your packages of blessings sa bawat isa sa amin. We know and we believe, O God, that as we continuously walk according to your promises, O God, sa pang-araw-araw na nakikita po namin, you will continue, Lord, to lead us to the promised land that you have promised unto us. Salamat po, Panginoon. Thank you for your precious words, Lord. And we promise, Lord, that in everything we do, God, we will give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless you, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Panghawakan po natin ang makapangyarihang pangako, makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Yan po ang ating panghawakan, mga kapatid. Pang tayong lahat po ay magkaroon ng immovable hope sapagkat tayo po ay dumedepende sa pangako ng Panginoon. Hindi po tayo nakadepende sa salita ng tao, kundi sa salita ng Diyos. Amen po ba? Praise God, praise God. Bago po tayo matapos sa atin pong gawain ngayong umaga,
560 days na po ngayon. Palakpakan po natin ng Diyos. 560 days ng kabutihan at katapatan ng ating Panginoon sa daily morning prayer and devotion. Yan. Muli po, nagpapaalala po ako sa inyo. Malapit na po tayong magkakita-kita. Face-to-face sa darating pong Thursday, meron po tayong gaganaping celebration. A simple celebration po ano sa McDonald's sa harapan po ng Robinson's Las Piñas sa ikalimang kaarawan ng Kumari Club. Yeah. happy birthday Kumari Club, no? 5 taon na po mga kapatid. Parang kailan lamang po ano. Kaya magkita-kita po tayo sa ano sa Robinson's sa may tapat po nun, mayroong McDonald's po. Ayan. Praying na marami pong maka-attend. At pwede din po kayong mag-invite ng inyo pong mga friends, ng inyong mga kumare, no, na sila po ay maka-attend. Alauna po ng hapon, yan. 1 p.m. po siya. Yan, praise God. Sige po, ipag-pray po natin si Brother Marlon and Sister Joanne po. Yan, praise God. Panalangin po natin ang ating pong mga kapatid na si Brother Marlon and Sister Joanne. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, na muli ay kami po ay biniyayaan mo ng iyong napakaganda na mensahe, Panginoon. Salamat sa mensaheng ito, Lord, na lubos po na nagpapatatag po sa amin, Panginoon. Nagpapalakas ng aming loob na magpatuloy na anuman po ang panahon at season ng aming pong buhay, mga pinagdadaanan po namin, Lord. Mas higit po, Lord, na mas naaalala namin at higit na pinanghahawakan po namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Thank you, Lord. Salamat ng marami, O Diyos, sa buhay po ng aming mga kapatid, ang inyo pong mga lingkod na si Brother Marlon and Sister Joanne Oliveros. Lord, patuloy mo nga, Panginoon, na sila po ay biyayaan, Panginoon, ng kalakasan, higit pang karunungan, Panginoon, at lahat po, Panginoon, ng mga nais mong ipagawa pa sa kanila, Panginoon. Patuloy po na ikaw po ang siyang umabot, Panginoon, sa lahat ng mga kanila pong gagawin, lalong-lalo na po sa proteksyon at sa kalakasan, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord, sa kanila pong health, Lord, in the name of Jesus. Lord, salamat po sa panalangin po nila, Panginoon. Lord, ikaw po ang nakababatid yung deepest desire ng kanilang puso, Panginoon, ngayon pa lang. Nagpapasalamat na kami sapagkat alam namin nananampalataya kami, Panginoon, na ito po'y ipagkakaloob mo sa kanila, Lord, sa itinakda mong panahon, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, araw-araw, Panginoon, na kami po'y mag-thank you po sa iyo sapagkat alam namin, Panginoon, nananampalataya kami na ito po'y gaganapin mo po sa kanila pong buhay, sa kanilang mag-asawa. Lord, salamat po. I-bless mo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Lord, maranasan po nila, Panginoon, ang lahat ng uri ng pagpapala, Lord, na nanggagaling po sa inyo. Maraming salamat din, Lord, sa lahat po ng umaten po ngayong araw na ito. Lord, salamat sa buhay po ng bawat isa. I-bless mo po ang lahat ng aming mga tasks for today, ang lahat po ng aming mga gagawin, trabaho, negosyo, anuman po, Panginoon, ang naka-assign na dapat namin gawin for today, Lord. Samahan mo po. Palakasin mo po kami, bigyan ng extra strength, Panginoon, upang matapos namin, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin na punong-puno ng katagumpayan. Marami pong salamat, pagpalain mo po, maging ang wala po ngayon, ang hindi po mga naka-attend, Lord, ano man po ang kanila pong mga ginagawa, saan man sila naroroon sa mga oras na ito, Lord, ingatan mo po sila, proteksyonan at pagpalain po. Lord, salamat po ng marami. Sa iyo lamang namin maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan at pasasalamat. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Salamat. God bless po. Thank you, Brother Marlon. God bless everyone. Love you all with the love of the Lord. Thank you, Brother Marlon. God bless po. Thank you. Brother Marlon, Sister Joanne. Salamat po. Bye po. Ingat nga. God bless everyone. Thank you.